Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naging emosyonal ang pagkikita ng isang ina at ng anak nitong miyembro ng New People's Army. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, nakita ni Ginang Nora Mansumuyot ang anak na kinilala na si Alias Ram na naka-confine ngayon sa Kampanakan Hospital sa Davao City matapos masugatan sa engkwentro. Ayon sa ina, tila nabunutan siya ng tinik nang makitang buhay ang anak. Napag-alaman na 15 anyos pa lang nang sumanib si Alias Ram sa kilusang komunista at mula noon, hindi na aniya na alis ang pangamba niya sa kaligtasan ng kanyang anak. Si Alias Ram na nagsilbing Vice Commanding Officer ng Andoy Platoon sa ilalim ng Sub-Regional Guerrilla Unit, Sub-Regional Command 5, Southern Mindanao Regional Committee ay nasugatan sa engkwentro sa Barangay Santo Domingo, San Fernando, Bukidnon noong October 24. Nanawagan si Philippine National Police Chief Police General Guillermo Elezar sa mga organizer ng flea market at bazaar na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng COVID-19 health protocols. Hinikayat din ni Eliazar ang mga event organizer na siguruhin ang pagsunod sa health protocols lalo't higit sa nalalapit na Kapaskuhan para maiwasan ang pagkakaroon ng super spreader events sa mga pasyalan. Pinaaalalahanan naman ng PNP ang publiko na panatilihin ang pagsunod sa public health protocols na ipinatutupad ng pamahalaan upang maiwasan pa rin ang hawaan ng nakamamatay na sakit. Ibinaba na ng Department of Foreign Affairs ang alert level status sa bansang Iraq. Kasunod nito ng pagbuti ng seguridad sa naturang bansa at bilang pagbibigay na rin ng katugunan sa kahilingan ng mga overseas Filipino worker. Sa pahayag ng DFA, ibinaba ang status ng Iraq sa dati nitong alert level 4 o mandatory repatriation patungong alert level 3 o voluntary repatriation. Pahihintulutan na rin ng Philippine Overseas Employment Administration ang mga OFW na bumalik sa bansa mula sa deployment ban bunsod ng pandemya. Asahan na ang mas mabilis na headway ng Metro Rail Transit o MRT3 matapos makumpleto ang pag-install ng bagong signaling system nito. Dumaan ang mga bagong signaling system sa masusing pagsusuri upang maging maayos at walang maging aberya ang service line ng MRT3. Ayon sa pamunuan ng Metro Rail Transit, isa ito sa malawakan at komprehensibong rehabilitasyon ng naturang linya dahil napag-iiwanan na ng ibang rail line ng MRT3. Isa ang signaling system sa naging problema ng pagkakaroon ng mabagal na pagdating ng tren sa mga istasyon nito. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.